Sir, quick clarification lang po on the quarantine classification. Kasi usually 15 days lang po yung binibigay natin na duration doon sa mga bagong quarantine classification. But this time, it will be implemented up until September 30. What made the IATF decide na mas pahabain yung duration ng classification ng quarantine ngayon? And ito na ba yung magiging bagong trend? Monthly na po yung pagbabago ng quarantine? Well, kung mapapansin nyo po kasi, ang highest classification natin ay MECQ at ito po ay naka-impose lamang sa isang syudad na sa Iligan. Hindi naman po ganun kataas ang kaso sa Iligan. Ang problema lang po sa Iligan, wala pong hospital doon, no? Kaya kinakailangan ipadala pa sa Cagayan de Oro. Kumbaga, yung health utilization capacity nila ay mababa, no? So yun po yung dahilan kung bakit sila naging MECQ. Pero sa buong Pilipinas po, ang pinakamataas na with the exception of Iligan nga is GCQ, no? So minabuti na po ng IATF na gawing isang buwan para magkaroon ng stability, no? Yung iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Napakahirap po kasi kung magbabago ang rules every 2 weeks. So ngayong every month na po, hindi lang siya magiging stable at mas malolocalize po kasi ngayon yung mga ginagawa ng mga LGUs, kasama na rin po dyan yung mga localized at granular lockdowns. So parang mas meron pong continuity kung 1 month po.